Yung kwento pong ito ay tungkol sa aming karanasan. Noong umattend kami ng fiesta sa isang liblib na baryo dito sa Iloilo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oscar. Bale, nangyari po ito noong 2016 lang. Dahil may service naman kaming jeep, ay nagpasya akong sumama sa aking mga kabaryo. Napagkasundoan kasi namin na pumunta sa isang baryo kung saan may pista. Dahil nga may mga kakilala din naman sila sa baryong yun, ay sumama ako sa kanila at napapayag ko na rin sina nanay at tatay. Subalit ang sabi nila ay huwag daw akong magpapagabi. At kung magpapagabi man ang aking mga kasama, ay sabihin ko na lamang na mauuna akong umuwi sa kanila. Dumating ang araw ng pista at sumama nga ako sa kanila. Liblib nga ang baryong yun. Ang daanan ay lubak-lubak at ang ibang bahagi ng kalsada ay halos hindi pa tapos na sementuhin. Puro puno rin ang makikita sa nasabing baryo at tanaw rin ang isang bundok na malapit sa lalawigan ng antike. Mga ilang oras ang binyahe namin mula sa aming lugar papunta sa nasabing baryo. At pagdating namin doon ay tipikal na pistang baryo talaga ang aming nadatnan. May mga banderitas pa nga na nakasabit sa mga poste at ang bawat bahay ay halatang abalang-abala sa kanilang ginagawa. Yung jeep na service namin ay ipinark sa isang gilid saka kami bumaba. Naglakad kami ng humigit kumulang 10 minuto hanggang sa marating namin ang malaking bahay na gawa sa kawayan. Nang makita kami ng may-ari nito, naitago na lamang natin sa pangalang Tata Isko ay agad na kaming sinalubong. Saka nilayang pumasok sa loob ng kanyang bahay. At pagkapasok namin sa kanilang bakuran ay huminto muna kami para magpahangin saglit. Habang nagpapahangin ay nagmamasid-masid ako sa paligid sa abot ng aking matatanaw. Sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Pero nang mga sandaling yun ay nai-imagine ko napaka may aswang nga doon. Sobrang layo kasi ng baryong yun sa bayan at halos matatanaw mo na ang karatig bayan sa ibaba. Habang nabubuyo sa pagmamasid sa paligid ay bigla kaming tinawag ni Tata Isko. Niyaya niya kaming kumain sa loob kung kaya sumama na rin ako sa aking mga kasamahan sa pagpunta sa may kusina. At pagdating namin sa loob ng kusina ay agad kaming lumapit sa mesa saka nagsimula ng kumain. Nagbibiruan pa kami dahil wala pang mga bisita kung kaya dapat ay itodo namin ang aming pagkain. Dahil baka mahiyaraw kami kapag ka may ibang tao na naroon. Yun nga po mama, kumain kaming lahat at habang kumakain kami ay nakikipagkwentuhan sa amin si Tata Isko. Dumaan ang ilang minuto at halos makakatapos na kaming kumain. Pero wala man lang dumating na ibang bisita. Medyo nag-aalala pa nga noon ang aming driver dahil baka raw masayang ang mga handa ni Tata Isko. Ang matanda naman ay parang hindi kinakitaan ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nang mga sandaling yun ay bigla akong nahiwagaan doon sa matanda. Parang umiba ang aking kutob. Dahilan para makaramdam ako ng sakit ng aking tiyan. Nagpaalam ako kay Tata Isko na kung pwede ay makikigamit ako ng banyo nila.
kaya itinuro niya ito sa akin. Bale, nasa may labas po ang CR nito at hiwalay sa kanyang bahay. Noong nakaupo na ako sa kubeta, ay agad akong napaisip tungkol sa mga bagay-bagay na aking napansin sa bahay ng matanda. Una, bakit sobrang dami ng handa niya? Kayong tila wala man lang siyang bisita. Ikalawa, parang walang asin at luya ang ibang putahe na inihain niya sa amin. At ang panghuli, bakit parang nahihiya siya at nakayukulang kapag tinititigan ko siya sa kanyang mukha? Nang mga sandaling yun, noong matapos ako sa pagbabanyo, ay pinilit kong iwaksi ang aking curiosidad. Saka bumalik sa loob ng bahay ni Tata Isko. Pero pagkapasok ko sa kusina, ay wala na sila doon. Sa isip ko, ay baka nasa harapan sila ng bahay ni Tata Isko. Kaya agad akong naglakad palabas ng kusina para puntahan sila. Pero hindi pa man ako nakakalabas, ay agad akong may naisip ni Kalina. Naghanap ako ng kalamansi sa kusina ni Tata Isko at piniga ko yun sa isa sa mga putahe na nasa mesa. Hindi ko man lubos maintindihan ang aking sarili noon. Kung bakit ko ginawa yun, ay pinagpatuloy ko pa rin yun. Aalis na sana ako dahil parang wala namang pagbabago sa ulam na nilagyan ko ng kalamansi. Pero bigla kong nakita na parang bumulak ang karne at sa isang kisap mata lang ay biglang nagbago ang anyo nito. Hindi naman iyong nagbago talaga, pero malalaman mo pa rin na hindi yung normal na karne dahil sa kulay nito at ang nakakagutom ng amoy ay naging amoy kulit na laman. Sa aking takot at pandidiri, ay agad kong tinakpan yun at dali-daling nagpunta sa aking mga kasamahan. Nadatnan ko sila na mga nag-iinuman na. Niyaya nila ako, pero umayaw ako. Hindi dahil hindi ako umiinom, kundi ang kanilang pulutan ay ang putahe na kani-kanina lamang ay aking nilagyan ng kalamansi. Siguro ay napansin nila na parang balisa ako, kaya tinanong nila ako kung okay lang daw ba ako dahil parang namumutla raw ako. Sinagot ko sila na ayos lang ako at nagdahilan na lamang na sumama ang aking piyano dahil naparami ang kain ko. Bandang alas 3 yun ng hapon nang matapos ang kanilang inuman. Ang akala ko nga ay uuwi na kami. Pero may pinuntahan pa kaming isang bahay na kakilala raw ng asawa ng Jaiji. Nagpasya na lamang ako na hindi nakakain. Dahil pakiramdam ko ay parang nanlalamig ang aking tiyan sa tuwing naaalala ko ang aking nakita sa bahay ni Tata Isko. Natagalan kami sa ikalawang bahay dahil nagkwentuhan pa sila. Kaya nagpaalam ako na mauuna nang umuwi. Pero natigilan ako nang sabihin ng may-ari na bihira lang ang dumadaang sasakyan sa lugar nila, lalo pa at malapit nang dumulim. Wala akong nagawa kundi ang maghintay na lang. At naisip ko rin na sayang naman yung bayad ko sa service namin kung mauna akong umalis. Bandang alas 7 na yun ng gabi nang bumiyahe kami pauwi. Noon ay gusto ko nang sabihin sa aking mga kasama ang nakita ko. Pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang ideya na baka hindi nila ako paniwalaan at baka isipin pa nila na nasisiraan na ako ng pait. Nakaupo ako noon malapit sa pintuan ng jeep habang bumabiyahe
ay nakatingin ako sa labas. At kahit madilim na, ay kapansin-pansin pa rin na puro puno lang ang aming nadadaanan. Tapos, sobrang tahimik pa ng buong paligid. Napatingala ako noon sa langit para sana tingnan ang mga bituin. Hanggang sa may maaming makaka na parang malaking ibon na tila nakasunod sa amin. Nang akma ko nang sasabihin sana yun sa katabi ko, ay bigla naman itong nawala. Kaya akala ko tuloy ay guni-guni ko lang ang lahat. Mas minabuti ko na huwag na itong sabihin kahit kanino. Napatingin na lamang ako sa unahan noong mapahinto sa pagmamaneho yung driver. Nagsabi siya na iihi daw muna at pagkababa niya ay bumaba rin ang ibang sakay ng jeep para umihi na rin. Bali tatlo lamang kami matira sa loob ng jeep. Kaya naisipan ko na mahiga na lang muna. Hindi namin namalayan na napalayo na pala ang iba naming mga kasama. Maya-maya pa ay nakaramdam kaming tatlo na parang may dumapo sa itaas ng jeep. Kaya nagkatinginan kami. Balak ko sanang tingnan kung ano yun. Pero bigla akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan. Kaya nanatili na lamang ako sa aking pwesto. Yung mga kasama ko naman ay nagpatay malisya na lang. Kahit halata na sa mukha nila na medyo kinakabahan na rin sila. Dumaan ng ilang pang minuto, nagpatuloy pa rin ang pag-alog ng sasakyan na parang mas lumakas pa ngayon. Tapos, may mga huni kaming naririnig sa paligid. Nakagaya ng ibong tikling. Pero sobrang hina lang nun na parang ibinubulong lang sa hangin. Habang nakakarinig kami ng huni, ay mas lalo pang umuuka ang sasakyan. Hanggang sa pakiramdam namin ay binibitin na kami. Doon na kaming tatlo nagpanik. Sigaw kami ng sigaw sa aming mga kasamahan na hindi na namin matukoy kung saan mga nagsipuntahan. Noong magsikawan na kami, ay doon lamang bakyang kumalma ang sitwasyon. Para kaming mga basang sisiw ng mga sandaling yun. Nangangatog ang aming mga tuhod at parang maiiyak na sa aming naranasan. Hanggang sa ilang sandali pa ay may narinig naman kami na mga huni ng tik-tik na kung hindi ako nagkakamali ay nagmumula yon sa itaas ng jeep. Muli kaming nagsisigaw para tawagin ang aming mga kasama. Pero wala pa rin sila. Bumaba kami sa aming sinasakyang jeep dahil baka mapaano kami. Pero laking gulat namin nang may malaking ibon na nakadapo sa ibabaw ng jeep. Sa tansya ko ay halos mahigit isang lipa ang lapad ng mga pakpak nito. Sa takot naming tatlo ay nagtatakbo kami at kahit hindi namin alam kung saan na nagsipuntahan ang aming mga kasama ay hinanap pa rin namin sila. Nang makalayo na kami sa jeep ay muli naming lilingon yun. Laking gulat namin nang hindi na namin nakikita ang dambuhalang ibon na nakapatong lang kanina doon sa bubungan. Babalik na sana kaming tatlo dahil wala na yung ibon doon. Pero hindi na kami nakagalaw sa aming kinatatayuan. Mga ilang talampakan lang kasi ang layo sa jeep ay may isang figura kaming natanaw na bahagyang natatamaan
ng iyak mula sa jeep. Hindi malinaw kung ano yun, pero para itong hugis tao. Hindi namin nagawang tawagin o tanungin man lang kung sino at ano ang ginagawa niya doon. Nakapagtataka pa kasi kung tao man ito, bakit parang nagbabaga ang kanyang mga mata at lutang na lutang yun sa dilim. May ilang minuto rin kaming nakatayo sa aming pwesto habang nakikipagtitigan doon sa nilalang. Walang ibang maririnig sa buong paligid kundi ang kabog ng aming dibdib na siyang sumasabay sa huni ng mga kulit-kulit. Mas lalo pang nangatok ang aking tuhod nang masaksihan ko ang pagbabagong anyo ng nilalang. Namula sa isang hugis tao ay naging isa itong dambuhalang ipon. At pagkatapos niyang magpalit ng anyo, ay agad itong lumipad palayo sa lugar kung saan kami bandang naroon. Nakagalaw lamang kami at nakahinga ng maluwag nang marinig namin ang boses ng aming mga kasama. Laking pagtataka nila kung bakit daw kami mga pawisan at parang gulat na gulat. Sabi pa nila ay natagalan sila dahil hinahanap pa nila ang nawawalang pitaka ng isa naming kasama. Noon ay ikinuwento namin sa kanila yung nangyari sa amin at hindi sila agad naniwala. Sabi nila ay hindi raw totoo ang mga kasuwang at isa lamang itong alamat na panakot sa mga bata na matitigas ang ulo. Nagtawanan pa nga sila noon at sinabing baka inaantok lang kami kaya kung ano-ano raw ang aming nakikita. Dahil doon ay tumahimik na lamang kaming tatlo at hindi na namin ipinilit pa ang aming mga naranasan. At kasunod nito ay agad din kaming pumiyahe pauwi dahil palalim na ng palalim ang gabi ng mga sandaling yun. Habang nasa biyahe kami ay hindi pa rin mapanahag ang aking kalooban. Nakakahiyamang sabihin, pero kalalaki kong tao ay tinablan talaga ako ng matinding takot ng mga oras na ito. Yun bang pakiramdam na anumang oras ay baka muling magpakita na naman yung aswang? At ang malala pa ay baka manakit na ito. Sa kabutihang palad ay hindi nangyari ang mga kinatatakutan ko at nakauwi kami lahat ng matiwasay. Noong nasa bahay na ako ay tulog na si nanay, kaya ginising ko sila at ang akala raw nila ay doon na kami natutulog. Pero ang sabi ko ay ayoko dahil baka hindi ko kayanin. Ikinuwento ko sa kanila ang aking naging karanasan doon at maging si nanay ay hindi rin makapaniwala sa mga sinabi ko. Hanggang sa sabihin ng tatay ko na simula pa lamang raw noong bata siya ay may naririnig na rin daw itong kwento tungkol kay Tata Isko. Simula noon ay nawalan na ako ng gana na makifiesta sa ibang baryo. At sa totoo lang, hanggang sa ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing ito ay aking naaalala. Sana po ay magsilbing aral sa iba ang karanasan kong ito na huwag sabak ng sabak sa pagpunta sa kung saan-saan, lalo na at hindi ka pamilya sa isang lugar. Hanggang dito na lang ako at salamat. Hanggang sa muli,
para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo.